Magandang araw ulit guys and welcome back sa channel natin. Ngayon, simple lang yung ating gagawin kung paano maglinya ng 3-prong na outlet. Guys, bago ko nga pala simulan tong video to, shoutout muna doon sa mga taong wala sawang sumusuporta sa video natin at laging nakapunod at nakakomment every time na may video tayong gagawin. Ano ba yung 3-prong na outlet? Pag sinabing 3-prong na outlet, ganito siya. Yan. Bali, tatlo yung kanyang pinong plug na isasaksak dito sa outlet na to. Meron kasi tayong mga appliances na merong 3-prong or meron din naman 2-prong, yung dalawahan lang. Kasi mas maganda, direkta ng ganito, kapag 3-prong yung ating plug, hindi tayo gagamit ng adapter. Kasi minsan, yung ating adapter, doon nagmumula yung paglulus. Kaya mas maganda, kung meron tayong outlet na or plug na 3-prong na gumagamit sa ating appliances, sa ganda, ang outlet natin ganito na, 3-prong na. Bakit ba siya naging 3-prong? Kasi isang line 1, isang line 2, tapos yung isa, yung ground or yung nakalagay sa diretso sa lupa. Guys, ito nga palang videong to, requested ni Sir Louis Suyo kung paano magkabit ng 3-prong na outlet. Guys, pagka pipili kayo ng 3-prong na outlet, mas maganda, ganito na. Yung universal na, para kahit bilog at hindi flat yung ating plug, pwede siya kanya. Pero pwede din dito yung flat, okay lang din yun. Kasi kagandahan ng gantong 3-prong na yung outlet, hindi nyo na kailangan na maglagay pa ng adapter. Kasi, nasabi ko nga, yun yung pagmumulan, minsan naglulus, then pag naglulus, nag-spark siya, hanggang sa masunog yung ating plug. Ito, bali, tugang ito. Ibig sabihin, dalawa na siya. Kaso, kahit tugang siya, hindi nyo na kailangan maglagay ng jumper. Meron kasing individual or separate na bawat outlet na 3-prong na nabibili. Pero ito, magkasama na yung tugang niya. Kaya ito, hindi na tayo maglalagay ng jumper. Line 1 lang, tapos yung line 2. Tapos yung sa gitna, yan, may sign na arrow, yun yung ground. Itong N, kung halimbawa linya nyo naman ay line to neutral, yung N dito sa neutral, tapos yung line 1 or yung live do sa L. Yan, meron naman siyang marking. Pag ganito yung nabili nyong outlet, hindi nyo na kailangan maglagay ng jumper. Pakita ko sa inyo kung paano siya i-wiring. Yan. Ito yung magiging wiring natin, tatlo din. Kasi, 3-prong ngayon, ito yung pinaka neutral niya, tapos itong pula yung live, tapos itong green yung ground. Pasok natin sa ating PVC. Pagpapasok niya, ibebed nyo lang yung dulo para masigurado tayong pumasok o hindi siya babangga sa elbow. Sa lahat ng paggagawa nyo sa construction, bahay ganung papasok kayo ng wire sa PVC, bebed nyo lang yung dulo ng ganyan para hindi kayo mahirapan. Kahit di na kayo gumamit ng wire puller. Yan. Dire-diretso na yun guys. Ayan. Pasok lang natin. Ayan o. Hindi na kayo nahirapan magpasok pagka ganun long elbow. Basta gagamit kayo guys ng elbow na PVC kapag ka wala pang wire at papapasukan nyo sa uli, long elbow ang gagamitin nyo. Huwag kayong gagamit ng ganitong short elbow. Hindi nyo kayang papasukan yan. Pag gagamit naman kayo ng ganitong short elbow, dapat kasabay na yung wire. Pero pagka ganitong hindi pa kasabay yung wire, long elbow dapat para hindi kayo mahirapan. Or mas maganda,
i-bend nyo na lang yung PVC. Huwag na kayong gumamit ng elbow. Ayan guys. Yung ground, hanggang doon lang yon. Pero itong ating line 1 tsaka line 2, or kung sa iba naman, line 2 neutral, nabaan natin kasi dito natin sa 20 amperes siya ikakabit, hindi dito sa 15 amperes kasi outlet nga siya guys. Dito sa 20 amperes. Huwag kayong gagamit ng 15 amperes sa ating outlet. Kabit natin yung ating 3-prong na outlet. Yung ampula, doon sa live, ayan, yung merong marking na L. Tapos yung itim, doon sa neutral. Ganun din yan sa line 1 at line 2. Kung line to line, doon sa L tsaka N. Yung line 1 tsaka line 2. Tapos yung berde, dito sa may arrow na to, yan yung ground. Kabit mo natin yung ating line 1 tsaka line 2. Ito, wala na tong jumper guys kasi magkasama na siya kahit yun yung nalagyan ng jumper. May contact na yung bawat outlet nya. Tapos ito namang ating ground. Yung ground doon sa gitna, basta lagi pag magkakabit kayo ng ground, titignan yung marking na arrow kasi ibig sabihin nun yun yung ground. Ayan, ito yung wiring nya. Yung ground doon sa gitna, yung may sign na arrow. Yung pula doon sa line 1 or sa live, yung may L. Tapos yung kulay itim, dito sa ating neutral. Ayan, ganyan lang siya guys, yung pag-wiring niya. Kung makikita nyo yung sign na L, N, tsaka yung arrow. Okay. Then, fix ko na muna siya guys. Scroll lang naman natin siya dito. Before natin itap doon sa circuit breaker, tsaka sa panel. Ayan, na-fix ko na siya. Ito namang sa breaker. Ito muna ang ground yung ating ilalagay, itong kulay green. Dito natin siya lalagay sa terminal lug. Kaya napakaganda, sa panel box, yung ground, maglalagay kayo yung terminal lug. Para every time na mag-a-add kayo ng ground, hindi na kayo mahirapan kung saan nyo ilalagay. Kasi itong ground or terminal lug, may contact na siya doon sa panel box natin. Then itong isang wire, doon sa mga nagtatanong kung bakit madami, itong isang wire, diretso siya pababa ng lupa, siya yung nakatusok sa ground. Tapos, ito namang isang wire na to, diretso siya doon sa ating meter or sa ating meter base, papunta naman, nakakonnect pataas, doon sa ating, kasi meron mga service provider na meron na rin silang binibigay na ground, papunta sa ating household. Ayun, isa pa rin maganda yun na magkakonnect yun, kasi mas maganda rin na nakakonnect yun guys. Ayan, kabit natin tong ating ground. Kung wala naman kayo guys na terminal lug na makita, pwede yung bonding screw para lang magsama-sama yung ating ground. Ayan, make sure nyo guys na mahigpit din to. Kasi guys, itong ground, anong nangyayari dyan? Pag maluwag, may spark din yan, lalo na pagka may balik na yung nag-power surge na, yung bumabalik na yung kuryente, patapo na sa lupa. Pag maluwag yan, minsan nag-spark kasi minsan, current carrying din siya o nadaloy din ng kuryente, may nadaloy din sa kanyang kuryente guys. Pero, hindi naman palagi. Tapos, dito nga tayo sa 20 amperes natin lalagay yung ating neutral tsaka live or sa iba line 1 tsaka line 2. Pag line to line ang ating linya na galing sa service provider. Ayan, kabit lang natin ito dito sa breaker nya. Yun naman, pwede naman tayo magdagdag pa lang another 3-prong na outlet. Halimbawa, sa ibang side tayo magdadagdag. Basta pag kukonnect nyo doon sa outlet, ating pag-slice ay naka-pigtail. Huwag nyo basta ikaw connect doon sa outlet yung ating another wire. Kasi, hindi siya, kumbaga,
dadaan pa yung current dito, ibig sabihin, yung load nung isang outlet na dagdag nyo, dadaan pa dito. Mas maganda, nakapigpil siya doon sa wire. Makikita nyo naman doon sa isa kong video, yung tamang pagdagdag ng outlet sa bawat outlet. Doon yung panood din kung paano mag-splice ng outlet. Ayan, bali ganito guys yung connection niya. Yung ground niya, nakapunta sa terminal lug, tapos yung isang ground papunta baba sa ating ground rod. Tapos yung isang wire, papunta dito sa ating meter base, papunta naman, pakiyat naman sa service provider natin. Then itong line 1 and line 2 or line 2 neutral, ayan, yung pula, tsaka itim, papunta naman dito sa ating circuit breaker. Na manggaga, siya kukuha supply dito sa ating main na breaker. Ayan. Basta sisigurado nyo, lagi naka-off yung ating circuit breaker every time na gagawa kayo sa bahay. Ayan, okay na yung ating 3-prong na outlet. Tetestingin na lang natin siya para malaman natin kung okay ba yung ating pagkagawa. On natin yung ating circuit breaker para matesting natin to. Meron ako ditong ilaw na merong outlet, pero ang plug niya hindi 3-prong. Pero guys, kahit hindi 3-prong, kaya nasabi ko, basta gantong universal, ito na ang gamitin nyo para kahit yung 2-prong lang, hindi 3-prong yung ating plug, gagana, or pwede nyo isaksak, or kahit ganyan bilog, hindi nyo na kailangan ng adapter, basta universal yung ating outlet, ayan. Try ko guys. Ayan o. Oh. Ibig sabihin, pwede lahat kahit adong plug dito sa gantong outlet, kaya pag kukuha kayo, universal na, para kahit bilog, flat, or 3-prong, pwede. Kahit dalawahan lang, pwede guys. Ayan. Nagana yung ating ilaw. Ibig sabihin, okay yung connect natin ng ating outlet. Okay guys, pakita ko sa inyo, kahit flat yung ating sasaksak, ayan, flat na plug, pwede din sa kanya. Ito, ayan. Ayan guys. Di ba, hindi tayo naglagay ng jumper. Okay din yun. Tanyo, gagana siya parehas. Kasi nga, connected na yung bawat outlet, yung magkabilang outlet. Ayan. Kahit hindi tayo naglagay ng jumper sa bawat outlet, okay yun kasi connected na yan, iisa yan. Kaya pag bibili kayo ng gantong 3-prong na outlet, ayan, ganyan na, tapos universal na, pwedeng 3-prong, pwedeng flat, saka pwedeng yung bilog. Hindi nyo na kailangan mag-adapter pa. Iwas na rin para mag-loose yung ating plug. And guys, ganun lang kabilis maglinya ng 3-prong na outlet na request ni Sir Louis Suyo. Sana po ay meron na naman kayo natutunan sa videong to at natulungan ko po sana kayo sa pamamagitan ulit ng videong to. Sana po ay subscribe nyo na rin po itong Uno Kenshin TV at huwag nyo na rin po kalimutang i-like, share and click nyo na rin po yung notification bell. Ngayon, kung meron kayo mga request ulit na video at mga tanong about sa videong to, sulat nyo lang po sa ating comment din. Kung ano man yung request nyo, gagawin natin. Tapos, i-announce ko na lang po sa ating community kung saan ko ilalagay, kung dito sa Uno Kenshin TV or dun sa main channel natin na House Doctor Tutorial. Kaya maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat at God bless po.